Mapaingaan lang mga boss. Welcome back to my channel again. So today's vlog, since gagamitin naman natin si NS150 papuntang trabaho natin. So isi-share ko lang sa inyo na nalagay ko na yung tambutso na naputol, yung pinalugtong natin kay Kuya Joshua. So ito na yun, no? So nakalagay na yung tambutso natin. So balik, mapler naman si NS150. So i-share ko na lang din kung bakit naputol yung tambutso natin, dahil nga dito sa center stand natin kung saan may nilagay ko ditong tubo na pabaluktot na tubo para hindi tumama yung center stand niya dito sa preno niya. Ito yan, pag nagpipreno ka niyan, tumatama yung sa brake niya dito sa spring natin, center spring. Bali, yung ginawa ko, nilagyan ko ng tubo, bulaktot na tubo, dito siya tumatama. Tsaka nilagyan ko na lang ito ng steel din para hindi mabutas. So yung problema, pag nag-play-play yung shock natin, nag-play-play din yung center stand natin dito, no? Lalo na pag malubak, tumatama dito malakas. So ang nangyari dito, yung nasira. Tingnan natin ito. Ito yung nilugtong ni Kuya Jesus, ano? So dito naputol. So ngayon, kasi pag naglalagay ka ng muffler dito sa NS150 natin, lalo na sa lalo, shout out sa mga gumagamit ng NS150, no? So pag naglalagay tayo ng muffler, kailangan tanggalin ng center stand, no? Pero yung sa akin, hindi ko tinanggal, kasi pag magpapa vulcanize tayo sa center sa rear wheel natin, so kailangan ng center stand para makuha yung rear wheel. So para hindi matanggal yung center stand, yung ginawa ko, yun yan, nilagyan ko ng tubo dito na bumabaluktot na tumatama dito. So yun ang cause kung bakit naputol yung muffler natin. So pasensya na kung medyo kinakalawang yung elbow muffler natin, kasi nga nakabalot ito ng exhaust trap, no? Yung pinakita ko naman sa inyo yung last, no, sa video natin. Okay, so ngayon ang ginawa ko, para sa mga NS150 users, no, shout out sa inyo. So ito yung tip, ito yung paraan para malagyan niyo ng para magamit niyo yung center stand para hindi maputol yung hindi tumama at saka hindi maputol yung elbow natin. Ito yung ginawa ko. So nagkaroon ulit ako ng idea. Ito. Yan. Kung napapansin niyo, mayroong footrest dito, universal footrest, no. Tsaka nilagyan ko ng tawag nito, rubber, guma, no. Sa chinilas to, walang gamit na chinilas, pinutol ko. So ano nangyayari yan? Itong footrest na to, ito, tumatama dito sa ilalim. Yan. Nakita yan. Tingnan niyo. Yan. So hindi siya mag-iingay, no? Kasi nga mayroon siyang rubber. Ngayon pag nag-play-play yung shock natin, nag-play-play din to. Pero hindi tatama dito. Hindi tumatama yung preno natin dito sa center spring natin. So goods na yan para sa mga NS 150 users kung saan yung naglalagay ng muffler na ginagamit ng elbow. So mayroon ibang mga nagpapagawa ng o naglalagay ng muffler dito, diretso na dito yung ano, katulad nito yung exhaust nito, diretso na dyan para nandito yung exhaust nila, pero wala ding center stand. Okay. So I'm sure naman na hindi na to mapuputol. So tatagal lang tatagal to, tsaka hindi ko na nilagyan ng exhaust wrap kasi nga kinakalawang siya. So mag-iingat na lang tayo, mag-iingat na lang ako na hindi tayo mapaso sa
at ang butso. O sa dito sa elbow dito, hindi naman ito masyadong mainit. Ito lang yung elbow. Kasi nga, open na open. Pag lumikit yung balat natin dito, to, sigurado yan, papasok tayo. Mga second to third degree yan, third degree burn. Okay, so, again, gagamitin natin si Ines 150 mamaya sa pag-duty natin. Kasi pag naka-off yung commander natin, si Ines Rosario, Ines 150 yung ginagamit natin. Pag naka-duty naman siya, ito, Matic, si Team Action 25 yung ginagamit natin. No? So, stay fort ka lang muna, Team Action 25. Magpahinga ka muna, kahit isang araw lamang. So, gagamitin muna natin si NS150 users. Okay, so yun lang muna yung update natin ngayon mga boss. Hanggang dito lang muna mga boss. Puputulin muna natin yung video natin. Again, this is your Sir Choy ng Puto Choy Channel at ang sasabing hinay. Matcha lang.